Welcome sa isa na namang video and second video ko ngayon 2024. Naisip ko lang na sa simula ng taon ay maganda kung mag-set ako ng goals para sa sarili ko and i-share yon sa ibang tao para ma-feel ko yung pressure and ma-hold yung sarili ko na accountable sa mga bagay. So meron kasabihang, done is better than perfect. And yun yung gusto kong maging theme ko for this year. Marami kasi akong gustong bagay na gawin in the past na hindi ko naman na-achieve and napapabayaan na lang. Pero now, more than ever, gusto ko nang ma-achieve talaga yung mga pangarap ko. At ang isa sa mga way para magawa yun ay yung pag-set ng tinatawag na SMART goals. Kung first time ninyo marinig yun, ay ang SMART goals stands for Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound Goals. Kung nakagawa ka na ng SMART goals, ay alam mo na agad kung ano yung gagawin, kung ano yung progress mo dun sa ginagawa mo, kung magagawa mo ba talaga sila, kung dapat mo ba silang gawin, at kung kailan mo dapat sila tapusin. Well, tinagalog ko lang. Anyway, isa-isahin natin. SMART goals, S stands for specific. Dapat specific tayo. Alam natin kung ano yung gusto nating ma-achieve. Dapat masasagot natin kung who, what, when, where, and how natin ma-achieve yung goal natin. M stands for measurable. Dapat ma-measure natin yung mga kailangan nating gawin para matrack natin yung progress natin kung halfway done na ba tayo or patapos na tayo sa ating objective. Letter A naman stands for achievable. Dapat realistic tayo sa goals natin. Dapat sure tayo na possibly nga natin silang ma-accomplish. Kumbaga, set expectations and make sure na ma-meet mo sila. R stands for relevant. Dapat relevant siya sa atin or sa kung ano yung ginagawa natin. Possible na may trend tayong gustong sundan or gusto nating mag-prepare para sa isang upcoming event. As long as sa tingin natin makakatulong yun para sa atin, go lang. And lastly, T stands for time-bound. Dapat may deadlines tayo sa pag-accomplish ng goals natin. Doing things take time nga and wala dapat forever kung gusto nating ma-accomplish ang goals natin. Kaya, set deadlines for your goals para kung meron pa tayong goals in the future, ay may time tayo at magagawa pa rin natin sila. But for now, meron na tayong SMART goals. So right now, gusto ko lang i-share yung SMART goals ko for this year 2024. First sa goals ko is take filmmaking course. Next ay achieve Spanish level B1. Next ay 100 subscribers and connected dyan is yung next goal ko na gumawa ng 20 videos ngayon taon. Yung 20 videos na yun is 5 doon, hopefully music videos, and then another 5 for short films, another 5 for travel vlogs, and another 5 kung ano man siguro may isipan ko. Masasabi ko bang SMART goals sila? Tingnan natin. Specific naman sila, may way naman para ma-measure yung progress ko sa kanila. Then, achievable naman sila, at least sa tingin ko. And, relevant sila para sa akin. And lastly, time-bounded naman sila for this year. At yan ang mga gagawin ko this 2024. So, thank you sa panonood. Hopefully, may natutunan naman kayo for this video. And, see you ulit next time. Bye!